Let's change his mind, ani Catherine. Napatingin dito si Ma'am Joyce. How do we do that? Gayumahin natin. Seryoso nito. Seryosong usapan to, Catherine, ani Ma'am Joyce. Seryoso naman ako ah. Naka-smid bang sabi nito. Napatingin naman siya kay Carla dahil kakaiba na ang tingin nito sa kanya. Bakit? Tanong niya. May punto si Catherine, sagot ni Carla. See? At ikaw, Catherine, expert sa mga gayuma na yan. Ha? Usal niya. Oo nga, sang-ayon ni Glidel. Effective yung binili ko siyang pampapaamo sa asawa ko. Binubulungan ko lang tuloy ang pangalan niya. Bumait na sa akin. Lalo pa ng pakainin ko ng binigay mo sa aking ugat. Ha? Usal ulit niya. Kasama sa mga binibenta niya bilang side ng mga gayuma at anting-anting. Kinukuha lang niya mga yun sa Quiapo pero ang sales stock niya, kala yung mga yun sa Sikihor, sa Bundok, Banahaw at kung saan-saan pa. May pampaswerte sa pera, may pambabalik ng taxi na nag-boyfriend, pagbabalik na ng lalamig na pagmamahal at kung ano-ano pa. Oo, effective yon. At kung gagamitin natin kay Mr. Vargas, tiyak na haamo rin sa atin yon. Hindi niya tayo aalisin at baka bigyan pa tayo ng mas magandang posisyon. Excited na sabi ni Carla. Kung sa bagay, sabi naman ni Ma'am Joyce. Nakausap ko si Mara na taga Metrobank. Bumali raw siya sa'yo ng ugat ng sinukuan. Biglang umuwi yung asawa niya nasa abroad, iniwan yung kabit dun. Ha? Usa na lamang ulit niya. See? Wika naman ulit ni Glidel. At yung kinuha ko sa'yo na pyramid, effective din. Dollar. Pinadalhan ako ng dollar ng tita ko na nasa LA. Kaya, gayumahin na lang natin si Mr. Vargas. Pakainin din natin ang ugat. Sino magpapakain? Tarang ni Ma'am Joyce. Sino pa? Sa kanya nakatingin si Glidel. Me? Oo, di ba sabi mo kaya hindi ka naubusan ng kliyente dahil may anting-anting ka? May alam ka kamong bulong para hindi ka matanggihan ng karap mo. Sa tingin ko rin may agimat ka nga. Kahit masama ang loob, napapayag mo naman si Mr. Vargas na bigyan tayo ng 1 month na chance para patunayan ang mga sarili natin. Hindi siya makapangatwiran dahil hindi naman niya pwedeng sabihin ang totoo ay gawa-gawa lang niya ng mga pinagsasabi niya para magbukang authentic ang mga anting-anting at kayo mga binibenta niya. Kapag sinabi niyang totoo, parang na rin niyang inamin naman naloko siya. Wala namang mawawala kung susubukan natin, ani Ma'am Joyce. Paano kung di siya talban? Tanong niya. May mga taong hindi tinatablan ng ganun. Kaya nga susubukan natin, giit pa rin ni Carla. Bukas sa bukas din, simulan mo ng pagkagayuma kay Mr. Vargas. Kung ayaw mo naman, ako na lang. Baka mailove pa sa akin si Pogi. Humahagikik na wika ni Glidel. Gayun na lamang pag-irap niya rito. Ako na lang. Sa kabilang banda. Good morning, sir. Bati ni Glidel kay Mr. Vargas na dumating ang lalaki kinabukasan. Morning. Matipid na tugon ito. Tuloy-tuloy ito sa pistina ng dati kay Mr. Carillo. Wala nang kung ano na pang seremonyas para sa takeover. Basta na lang nag-takeover ang kumpanya. Ready ka na, Catherine? Bulong sa kanya ni Carla ng sundan si Glidel sa dablang tangkapan ng belgo nilang amo. Seryoso ba talaga kayo? Noong high school siya sa mataas sa paralan ng Candelaria, Quezon, nagawa niyang maniwala sa mga magayuma at magic spells. Isinasulat niya sa papel ang paralan ng crush niya, inilalagay iyon sa ilalim ng unan. Para daw isipin siya ng isipin, pero nakagraduate na siya sa kalokohang yon. Kunwari lang naniniwala siya, dahil nga na-discover niyang magandang source of income ang mga gayuma. At kahit kailan di pa niya sinubukan ng mga binibenta niya. Oo, ayan na si Glidel. Sige na. Udyok ni Carla na lumabas mula sa tanggapan ng sekretarya. Sinanyasan din siya nito na lumapit dito. At ubili niyang iniwan ang kayong pwesto at lumapit kay Glidel. Magtitimpla ako ng kape. Bulungan mo na. Okay. May mga kasamang dasal sa Latin na mga gayumang binibenta niya. Pero hindi naman niya kinabisama ngayon. Bakit naman niya gagawin yon? Here. Ani Glidel lang maintimplang instant kape. Matagal na nasira ang coffee maker sa pisina nila at hanggang ngayon hindi pa napapalitan. Nakakalungkot mang isipin ngunit isa yun sa mga senyales na tagilid na nga ang kumpanya. Kinuha ni Catherine ang mug, inilapit sa bibig at bumulong. Pater, Doster, Perla del Mar, de Oriente de las Alas, Amen. Pag-angat na mukha'y nakakunot ang noo sa kanya ni Glidel. Sure ka ba dasal yung binulong mo dyan? Tanong niya. Oo naman, bumulong ulit siya sa tasa. Maakit ka sa akin. Anong ang pangalan ni Mr. Vargas? Tanong niya. Carlo, sagot ni Glidel. Okay, maakit ka sa akin, Carlo. Isipin mo ko lagi-lagi. Hindi ka makakatulog at makakain hanggat di mo ko iniibig. Anas niya na alam niyang dilig ni Glidel. Okay na, ibinigay niya rito ang mug. Good morning, sir. Wika naman ni Carla dahil biglang dumating si Mr. Carillo. Good morning, ladies. Bati rin ito. Pahinging kape, Glidel. Gumaganda ka lalo. Ano ito pagdaan sa tabi nila? Kasi sir, gwapo ng boss namin. Tumatawang wika ni Glidel.
Ngumiti lang si Mr. Carillo at tumuloy sa dati nitong tanggapan. Ipinagtimpla na rin to ni Glyda ng kape. Siya na may bumalik na sa kanyang pwesto. Nakita niyang pumasok na rin sa tanggapan si Glydel. Dala ang dalawang mug ng kape. Hindi nagtagal lumabas na ito. Naupo sa likod ng desk at nagkutkot ng kuko. Pagkaroon ng ilang minuto, sumungaw ang ulo ni Mr. Carillo sa pinto. Pahingi pang kape, Glydel. Anito? Para kay Miss Vargas, sir? Talong nito habang inaabot ang asul na mug mula kay Mr. Carillo. No, mine, if you don't mind. Kitang-kita niyang napanga si Glydel sa sinabi ng dati nilang boss. Napatunga nga ito sa asul na mag at pagkaway tumingin kay Catherine. Napangiwi rin siya dalang asul na mag ang binulungan niya. Lumalabas sa si Mr. Carillong uminom ng laman niyon. I don't mind, sir. Why would I mind? Ani Glydel at nagtimpla na ulit ng kape. Dadalhin ko na lang sa loob, sir. Thanks. Bumalik na sa loob ng asuina si Mr. Carillo. Patay. Sambit agad ni Glydel sa kanila. Boba ka kasi. Sabi naman ni Carlang marahil na hula na nangyari. Bakit di mo tiniyak din na napunta kay Mr. Vargas? Tiniyak ko. Malay ko ba kung bakit sila nagkapalit? Depensa ni Glydel. Ulitin mo na lang, Catherine. Mamaya kapag nagpabili ng lunch. Kung magpapabili siya, aniya. Akala pa naman yung nakaraos na siya sa kalokohang yon. Hindi pa pala. Matuling lumipas ang umaga. Namalayan na lang yung lunch break na. Nakalis na rin si Mr. Carillo. Si Carlo na may naroon lang sa opisina nito. Halos hindi sila nito kinakausap kaya hindi rin na magawa ang mga trabaho na naghihintay sila sa mga iuutos ito. Hindi rin sila nakakain at nakatulog sa break time dahil sa paghihintay. Pasado alauna na lumabas ang opisina ni Carlo. Ayaw na sana niya itong tignan dahil sa tuwing mamasa niya ito, nawawalang inis niya. Sobra kasi itong makisig. Glydel? Tawag nito sa sekretarya. Para namang dagang nakakita ng pusa na napalundag sa upuan ng babae. Sir, could you order me pizza? Yes, sir. Ano hong klaseng pizza? Saan niyo ho ba gusto? Pepperoni. Ikaw lang bahala kung saan magustong umorder. Pagkatapos yung bumalik na ito sa opisina nito, pagkakataon ulit natin. Ani Glydel sa kanila at dinampot ang telepono. Pizza Hut? Ani tumaya-maya at sinabi yung order. Pakabilisan lang ha. Gutom na yung boss namin eh. Bago naman dumating ang pizza, pinatawag ni Carlo si Carla. Pagkalabas ito ay kinuha nitong handbag. Inatusan daw ito ni Carlo na magtungo sa bangko. Tapunta rin ako, sabay na tayo. Wika naman ni Ma'am Joyce. Magkasabay nang lumabas sa mga ito. Pagkalipas ng 30 minutos, dumating ang pizza na inorder ni Glydel. Agad itong binuksan ng kahon at tinawag siya. Bilisan mo na, Catherine. Sabi pa nito. Okay. Niyuko niya ang pizza at tinignan ang mga toppings doon. Ano na nga bang binubulong niya? Ibigin mong lalaking. Napatigil sa namarinig ang tinig ni Carlo. Tinawag nito si Glydel at muli ring bumalik sa opisina nito. Hindi niya alam kung nakita nitong ginagawa niya o kung nakita nitong pizza. Sumunod dito si Glydel. Ikaw nang bahala dyan, Catherine, ha? Bibili ako ng brewed coffee sa ibaba. Brewed pala ang gusto. Gandahan mong bulong, ha? Bilin pa nito na lamabas ng opisina ni Carlo. Ibigin mo ako, lalaking matapang. Aniya sa pizza. Nabakalabas si Glydel, inisip niya kung itutuloy pa niya ang pagbulong sa pagkain. Pagkaranin ng sandali, nagdesisyon siyang ituloy na lang yon dahil ayaw niyang mag-guilty sakaling hindi iyon tumalab. At least masasabi niya na sinubukan niya. Bumuntong hininga siya, tinitigan ulit ang pizza. Ibigin mo ko, lalaking matapang. Hindi natatakot sa baril-barilan. Ano ba yun? Basta lagi mo akong isipin, Carlo. Hindi ka makakatulog kakaisip sa akin, Carlo Vargas. Hindi ka makakakain hanggat hindi ka nagtatapat ng pag-ibig sa akin. Amen. Muntik na siyang mapatili ng malingon niya si Carlo pagkatapos niyon. Nakatungay ito sa kanya. Masyado siyang nadala sa orasyon niya. Dahil hindi niya narinig ang pagbukas ng pinto ng opisina nito. You are talking to my pizza? Hindi naman galit ang tono nito, ngunit naroon ang pagtataka. Narinig kaya nito ang mga pinagsasabi niya? Hindi naman po, San Carlo. Hindi, sir. May minememorize lang po akong tula. Palusot niya. You were saying my name. Nanay ko. Narinig nga yata. Hindi ko. Guni-guning niyo lang ho yun. Nagdadasal ho kay San Carlo. Pareho lang ho kayo ng name. Ah, hindi nga ito galit pero mas gugustuhin pa niya na nagalit ito dahil ayaw niya nakikita niya sa mukha nito. Nakakaloko ang ising naglalaro sa mga labi nito. You want the poor saint to think of you? Kung gano'y narinig nga nito ang lahat ng sinabi niya at pinagkakatuwaan sa nito ngayon. Hindi ho, ito ho, kainin niyo ho habang mainit pa. Iniabot niya rito ang pizza. Nakangisi pa rin umatras ito. I won't eat that. Bakit ho? Because I've got so much work to do and I don't want to waste my time thinking of you. Pagkasabi niya, pumasok nito muli sa opisina at sinarang pinto.
Ngunit nakikilita pa niya ang isa sa mga labi nito. Damn! Sumalampak siya na upo sa mesa ni Glidel. Hindi niya malaman ang gagawin sa tinamong kahihiyan. Akin na yung pizza. Nabulungan mo na ba? Talong ni Glidel na makabalik ito. May dala nitong umuusok at mabangong kape. Hindi ito kakainin ng boss niyo, Aniya. Bakit? Sinabi niya rito kung bakit. Ha? Ang pagkabila ni Glidel agad ding nauwi sa lakak. Ang tanga mo naman, bakit pa pinarinig? Paano na yan? Itong kape na lang bulungan mo. Utang na galang? Tantanan niyo na ako. Reklamo niya. Kailangan mong gawin yun. Akong bahala, sige na, bulungan mo na. O ako na lang bubulong, tuturuan ko to. Ano itong nakanguso sa kape? Akin na. Kamuntik pang matapon ang mainit na kape sa pag-agaw niya roon. Carlo Vargas, ibigin mo ko. Isipin mo ko todo-todo. Walang preno, for better, for worse. Tell that to us part, amen. Bigla na namang lumabas ng opisina nito si Carlo. Bit-bit ang briefcase. Tumingin ito sa kaping hawak niya. Batid niyang nahulaan na nito kung ano na naman ang ginagawa niya sa kape. Hindi na ito nagkomento patungkol doon. Ngunit isang nakakalokong sulyap naman ang ipinukol nito sa kanya. Something came up, I have to go. Wika nito. Sir, ang kape niyo, inumin niyo sa car. Napaputol ito sa sinasabi ni Glidel. Mabilis na itong lumabas. Alam niya, Aniya kay Glidel. Alam na niyang ginagawa ko, natin. Boba ka kasi. Sisin ito sa kanya. Paano na yan? Ewan ko, ang kulit niyo kasi. Bakit kami lang? Ilat naman tayo gustong manauli sa trabaho natin. At ikaw lang makakatulong dahil ikaw may nalalaman sa mga karunungang itim. Sabi mo taga si Kihorng Lola mo sa tuhod at sinalinan ka ng kaalaman. Hindi siya makapangatwiran dahil totoo namang yon ang sinabi niya sa mga ito. Narealize niyang effective yon sa paniningil. Takot na hindi magbayad ng mga may utang sa kanya dahil baka raw kulamin niya. Kaso nga, nalaman na niya. Hindi na siya basta-basta tatalaban kasi kukontrahin na niya yon. Wika na lang niya. Eh di yung mas matindi ang gamitin mo, yung sinasabi mong niluluto ng lola mo sa kaaway kapag Biyernes Santo? Magluluto rin ako sa kawa, ganon? Aba malay ko sa'yo, ikaw mong kukulam, hindi ako ha? Basta kailan mapaamo natin si Sir bago mag-isang buwan para hindi tayo maging jobless. At saka ang daya mo naman eh, sa'yo mo lang pinapaibig yung tao, dapat naman sa atin lahat. Kayong nagpakana nun, eh hindi naman naman sinabing saluhin mong pagmamahal niya. Ako lang ang nag-oorasyon, eh di sa akin lang siya aamo. Kung gusto niya umamo siya sa inyo, mag-orasyon din kayo. Bubulong din kami? Oo, para naman hindi lang siya ang mukhang tanga. Pero nang isang guri nila yon kina Ma'am Joyce at Carla, hindi pumayag ang una dahil labag daw yon sa relihiyon nito. Sumang-ayon lang daw ito sa una nilang plana dahil sa kalesperaduhan, pero hindi daw nito kakayanin ito mismo magdarasal ng orasyon. Ayaw din ni Carla makibulong, dahil sobra-sobra naman daw ang pananampalataya nito sa kakayahan niya. At masaya na ruto sa pagmamahal ng asawang muling uminit nang bumili ng gayuma sa kanya. Hindi ba na raw na sa kanya magkagusto si Carlo? Damay na rin daw mga ito kapag nagkaganoon. Ayaw mo ba nun? Gwapo na, mayaman pa mapapangasawa mo? Sabi pa ni Carla. Alam na nga niyang ginagawa ko, hindi na siya tatalaban. Giit ni Catherine. Eh di ako na lang. Presenta ulit ni Glidel. Tumigil ka? Wala ka namang alam sa ganyan. Saway rito ni Carla. Tuturuan ko si Glidel. Sabi niya. Sure ka? Sambit ni Carla. Oo naman. Ay talaga? Tilinig Glidel. Sige, gagawa rin ako ng manika. Sa apartment mo ako matutulog mamaya. Ituro mo sa akin lahat ng karunungan mo. Sa kalokohan mo lang naman gagamitin? Ani Carla na parang ayaw na ayaw na kay Glidel maakit si Carlo. Hindi. Kapag in love na sa akin si Carlo, that's his nickname for your info, hindi na ako titingin sa ibang lalaki. Kanyang-kanya ng alindog ko. Oo na. Ang mahalaga lang kay Catherine ay kay Glidel na punta ang responsibilidad ng panggagayuma. Kapag nahuli ito ni Carlo, ito ang kahiyahiya at hindi na siya. Sa bahay ka na nga matulog, tuturuan kita ng karunungang itim. Humagikik siya. May mga ugat-ugat at nahon-dahon pa naman siyang stocks, yung mga hindi pa nabibili. Bahala na siyang dumiskarte kay Glidel. May kabobohan naman ni talaga ito, kaya kayang-kaya niya itong paikutin. Kagawa tayo mamaya ng manigat, bibinyagan natin sa pangalang Carlo Vargas. Ay, exciting! Pumalakpak pa si Glidel. Sa kabilang banda, lahat ng napanood, narinig at nabasa ni Catherine tungkol sa mga gawain di umano ng mga albularyo at mangkukulam ay ini-apply niya para lalo makumbinsa si Glidel na authentic siya. Dumaan muna sila sa palengke para bilhin ang lahat ng kailangan bago sila tumuloy sa inaupahan niyang apartment. Bumili sila ng langis ng niyog, insenso, uling, tawas at pito-pito. Kung saan niya gagamitin ang mga yon, saka niya iisipin. Cute naman pala ng house mo eh. Komento ni Glidel pagdating nila sa apartment. May dalawa iyong silid, ngunit walang itaas.
Magkano renta? 5. Mayaman ka na talaga. Hindi, may kasama ko dati kasi nag-asawa kaya solo ako ngayon. Pero naghahanap ulit ako ng makakasama. Baka gusto mo. Paimbabaw lamang ang panyaya niya dahil wala siyang balak makasama ito sa isang bubong. Bukod sa sangkaterbang kaibigan nitong lalaki, alam niya may pagkaburaran din ito. Naturingan natong sekretarya pero makalat naman ang desk. Gusto ko sana kaya lang, sayang din ang iuupa ko, pang gimmick na lang. Naupo ito sa sofa. Natatan niya ang sofa na yun ang lumapit sa roon at tatlong taon nakakaraan. Sa loob ng mga panahong yun, dalawa na nakasama niya at ang dalangin niya ay mag-inquire na sana ulit at nang di niya solo ang pagbabayad ng upa. Kompleto ka na pala sa gamit. Pwede ka na mag-asawa. Kumonto ulit ni Glidel. Kaingit ka naman, Catherine. Nakaibon ka na ng gamit. Hindi na siya nagsalita. Tsaga at determinasyon lamang naman ang kailangan para makapunda ng mga gamit sa bahay at alam niyang wala na yun si Glidel. Ilalaga ko na itong pito-pito. Ipaligo mo mamaya bago natin simulan ang ritual. Pagkaway sabi niya. Noon lang niya naisip ang ideyang yun. Pero doon naman sa magaling sa improvisation. Bakit kailangan pang maligo? Para mapurify ka. Okay. Tumindig na ito. Pasilip sa boredom mo. At saka pahiram din ang tawal at pamamalit na damit. Sinundan niya ito sa gitsilid matapos isalang sa stove ang pito-pito. Labagman sa kalooban niya ay napilitan siyang ipagamit dito ang pang-ibaba niyang nasa kahon pa. How nice naman. Akin na lang, pwede? Sige na, sayo na. Habang naliligo ito ay naghanda naman sa ng hapunan nila. Nag-isa siya ng corned beef at patatas. Kumain muna sila bago isagawa ang ritual. She needed to procrastinate a bit. Iniisip at pinaplano pa niya ang mga gagawin. Anong oras natin sisimulan ng mga orasyon? Talong nito. Maya-maya lang. Hindi hating gabi? Akala ko ba dapat midnight? At saka hindi naman full moon ngayon. Tatalab din ba yon? Oo, walang oras-oras at moon phase sa akin. Sanay na ako. Sinabi mo eh. Pagkatapos silang kumain, intusan niya itong maupo sa isang sulok at mag-concentrate habang nagliligpit siya ng pinagkainan nila. Ilagay mo sa tamang mood ang isip mo, Glidel. Hindi ito biro. Sabi pa niya. Kahit siya mismo ay natatawa dahil haltang paniwalang paniwala ito. Hindi ito nagre-reklamo. Hindi nagtatanong. Sumunod lang sa mga sinasabi niya. Na makapagligpit, pinagbaga niya ang uling at nagpausok ng insenso sa lahat ng sulok ng bahay. Sinabihan niya si Glidel na manalangin habang sinasagawa nila ang purification. What's next? Talong nito. Maluha-luha ang mga mata dahil puno ng usok ang buong bahay. Kagawa na tayo ng manika. Napangisi si Catherine. Okay. Pumasok siya sa kanyang silid at kumuha ng lumang t-shirt, gunting at panahi. Tumabi siya rito sa may sofa at sinimula na ng gupitin ang lumang t-shirt. Tumaba sila ng maliliit na piraso na magsisilbing ulo, kamay, paa at katawan ng manika. Ikaw ang tumahi. Palalaman na natin ang ugat ng sinukuan at ng mga dasal. Kapag kway sabi niya. Kahit pangit ang tahi, hindi ako marunong eh. Maski paano, basta makurting tao yan. O orasyonan ko mga papalaman natin dyan. Kinuha niya mga tuyong ugat na nasa garapon. May mga umorder na sa kanya na yon pero kukuha na lang ulit siya doon sa suki niya sa kayapo. Kunwari, binulungan niya iyon. Seryosong seryosa naman si Glidel sa pananahi at kung hindi siya natatawa, baka sakaling makonsensya siya dahil niloloko lang naman niya ito. Tatlong oras bago nito natapos ang malit na manika at hindi niya mapigilan na mapahalakak nang makitang kinalabasan niyon. Mas mahabang isang kamay, sobrang malaki ang ulo at parang kailangan ng saklay dahil mukhang Pilay. Esa yan lang ang nakayanan ko eh. Tumatawa ring wika nito. Hindi kaya maging ganitong itsura ni sir pagkatapos nating kulamin, Catherine? Lalo siyang natawa. Hindi niya ma-imagine na magmukhang freak si Carlo Vargas. Lagyan na natin ang mukha. Ani at kumuha ng pentel pen. Kinuha niya ang manika mula dito. Let me see. Ano bang itsura ni Carlo? Sinimulan niyang lagyan ng buhok ang manika. Para naman niyang si Ketchup Boy. Humagigig pa ito lalo. Eh di ba lagi nalalaglag ang bangs niya? Sagot niya habang ginuguhita naman ng mga mata ang mukha ng manika. Malalim ang eyes niya. Parang tyrant. Duling ang naiguhit niya mga mata. Pwede na yan. It's the thought that counts, not the drawing. Paano ba itong ilong ni Kamote? Medyo tabingi. Sobrang taigimingi naman na iguhit niya. Ang bibig lagi may shadow ng smile. Mr. Smiley ang kinalabasan ng mukha ng manika. May tatlo siyang lunal sa mukha. Maliliit lang. Hindi halata kapag malayo. Wika ni Glidel. Pansin mo talaga ha? Ikaw ang maglagay. Ipinasa rito ang manika. Kung siyang tatanungin, manika yun ang mapangkukulam na may topak. There! Matagumpay na nalagyan ni Glidel ang tatlong lunal na mukha ng manika. Nagmukha yung tagihawatin. Binyagan na natin, Catherine. Okay, magsindi ka ng kanila.
Siya na may kumuha ng tubig sa taas at inihanda ang langis ng niyog. Pinahawakan niya rito ang maniga matapos na magsende ng kandilang pula. Inihaplos niyang hinlalaki sa natirang insenso at ipinahid niya ng pakrus sa loob ng maniga. Kunwari umuusal ng dasal. Ang totoo nire-recite lang niyang lyrics ng Aserehe. Ano yun? Tanong nito. Puro ng paghanga at kuryosidad. Ama namin na pabaliktad. Sagot niya pagkatapos minisikan ng tubig ang maniga. Binibigyan ka namin sa pangalang Carlo Vargas at datang sasabihin namin sa'yo mararamdaman at paririnig ng lalaki sa disimbolo mo ang katauhan. Naiintindihan mo? Kinarusan ulit ni Catherine ang naulang maniga. Is that it? Tanong ni Glidel. Sunod-sunod siya ang tumango. Ang gagawin mo na lang ngayon kausapin siya. I-suggest mo mga gusto mo mangyari. Kung ano mga gusto mong gawin niya, mag-concentrate ka. Gusto kong haggan niya ako kapag nakita niya ako bukas. Ano ito? Hindi pwede yun, Glidel. Bakit? Eh kasi bagong binyag pa lang siya. Tukoy niya sa maniga. You are just starting to get to know each other. Wala mo nang ganong scene. Minataan siya nito ngunit walang pagdududa sa inyo. You mean to say, I'm going to have a relationship with this? Ngumawi ito ng tingnan ng maniga. Parang gano'n na nga. Habang lumalalim ang relasyon ninyo niyan, madadalim din ang relasyon ninyo ni Sir. Paano ko malalaman kung malalim ang relasyon namin ito? Gusto niyang kunan ng tritato ang ekspresyon ng mukha ni Glidel habang nakatingin sa maniga. Kapag nag-propose, seryoso ka? Gusto niyang itirik ang mga mata. Figuratively lang iyon. Basta't maramdaman mo lang na seryoso na kayo sa isa't isa. Pwede mo nang isuggest na haggan ka niya. Pwede mo rin siyang haggan. Okay. Sa unang pagkakataoy, kinakitaan niya ng pagdududa ang mukha nito. Pero after ko siyang kausapin ngayon, anong gagawin ko? Ibabad mo sa langis ang niyog at simula bukas. Lagi mo siyang kasama dapat. Huwag mong alisin sa bag mo dahil 3 times a day uulitin mo sa kanya instructions mo. Bago pa lang kasi siya, kailangan i-program pa ng mabuti. Okay, ianda ko na muna ang bed natin. Iniwan niyo ito sa may salat matapos sa iyo sinahigaan. Siya naman ang nag-shower. Sa kabilang banda, the secretary definitely has to go. Sa loob-loob ni Carlo matapos basahin ang printed copy ng business letter na idinikta niya sa babae. May 3 typo errors yon. Isang maling spelling sa ginawa nitong believe and belief. At kahit maliwanag naman pagkakasabi niya ng want to, wana pa rin ang sinulat nito. Ginasot niya ang papel at sana lamang nag-type ng liham sa kanyang laptop. Here is your brewed coffee, sir. Magilaw na magilaw na wika ni Glidel nang ilapag nito sa mesa ang umusok ng kape. Kapag ko'y mali rin itong lumabas, nagdududang pinagmasdan niya iton. Ang iniisip niya yung nakita at narinig niya na nakarang araw. Ang babaeng maligalig sa convenience store, sa elevator at sa conference room, huling-huling niyang binubulungan ng kung anong pizza niya. Narinig niyang lahat para makapag-conclude na malamang crush siya ng dalaga. That was why she had to go too. Sapat na ang pagnanasaring sa mga babae, lalo na sa lugar ng trabaho. Nakakainis isipin na sa tuwing hihingi siya ng isang tasang kape o pagkain, binubulungan muna yung empleyada sa paniniwalang mapapaibig siya sa ganoong paraan. Ano ang mangyayari kina Catherine sa planong panggagayuman nila kay Carlo? Magtagumpay kaya sila? Aabangan po natin ang susunod na pakwelang pangyayari sa susunod na kabanata.